What's up, fish fam? Welcome back to our channel. This is Jay from the Holy Guild Mini Yard, and for today's video, guys, ay magkakaroon tayo ng konting backyard update. So, guys, huwag natin patagalin to. Let's go! Alright, guys, so again, medyo matagal-tagal ulit tayong hindi nakapag-vlog, no? So, nakapag-vlog na kasama ang ating mga isda. So, today, guys, magkakaroon tayo ng konting update sa ating yard, ano? And, bago tayo magsimula, and, so, since medyo natatabunan tayo sa comments, no? So, medyo gagawa muna tayo ng konting shoutout lang, guys, sa ating mga supporters. So, again, maraming salamat po sa inyong suporta. Kayo po isa sa mga dahilan kung bakit natin inaayos, di ba? Inaayos na to, guys, sa partida. Inaayos natin ang ating mga vlogs, no? So, shout out muna tayo sa ating mga kapatiran dyan sa pag-iisda. Kay Serge Ingilio, ayan, shout out sa iyo, kapatid. Kay Wakel Kau TV. So, bro, shout out sa iyo. Pati na rin kay Jenbert Manzanares. Kay Mary Casey Israel, ayan, shout out sa iyo. Pati na rin kay Roland Trance at ang kanyang anak, ayan. So, kay Francine Dane Trance, ayan, shout out sa iyo. Salamat sa inyong suporta at panonood ng ating channel, ano. Pati na rin po kay Jennifer Rodilia, kay Christopher Anderson, shout out sa inyo. Kay Nicoy S289, ayan, shout out sa iyo, kapatid. Pati kay Roger Bahilio, ayan, shout out sa iyo. Kay City Gapi, kay John Jovic Lazaro at kay Bong Titugo. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyong suporta. And again, shout out sa inyo. And if ever, guys, na meron kayong gusto mga topic na gusto nyo i-discuss natin sa ating next vlog, no? So just leave comment down below. And again, this vlog is about fish keeping. Ginagawa rin natin yung pagkakaroon ng product review. So if you will like this kind of contents, please like, comment, share, and subscribe sa ating channel. And kindly hit our notification bell para alam nyo at update kayo sa ating mga susunod pang mga video. So yun na, let's go ahead and go through our update sa ating yard. Let's go! Ayan, so ito yung mga natitirang females, guys, ng ating ginawang cross. Red tsaka black dragon. Ayan. So, more than 3 months na sila dyan. Medyo, ano lang, punggok. Kasi talagang hindi pa tayo ganun ka-alam sa beta, guys. So, I'm still learning hanggang ngayon. I'm still researching and asking yung mga master natin. Ayan. Pero katabi niya na yung ating mga males na beta. So, ayan. Di ko talaga sure yung tawag dyan. Ang sabi sa akin, salamander daw, pero iba naman kasi itsura. Di ko lang talaga sure, sorry. Correct me if I'm wrong. And then, if you know the name or kung anong klaseng strain yan, please comment down below. Katabi niya ng ating male. Ito yung ating breeder. Size ng red dragon na beta. Ayan. Tapos katabi niya ng ating dumbo ear. Female, guys. Ayan. Ganda niya. Kaso, di ko pa na-breed eh. Ang partner kasi niya is ito. Ayun, no? Medyo taghina siya ngayon. Actually, buhay pa yun, guys, ha. Lumalaban pa siya sa buhay. Mukha siyang healthy kasi nagbabubble nest yan. Natanggal ko lang kasi nag-water change ako. Pero, ayan. Ganyan talaga siya. Ayun ko, tinatamad ata o baka sa lamig ng tubig. Pero, ayan. Dati yung nanghihina, nagkaroon ng fin rot yan. Pero, lumalaban. So, sana magkaroon tayo ng strains or fries ng dalawang to bago mo lang mamatay itong male natin. Ayun ang ating male, no? Ayun, diba? Kala mo patay, diba? Buhay yan. Lumalaban sa buhay yan, guys. Ayan. Tapos katabi niyan, ang ating female, ay male natin na AOC. Any other color. Ito yung galing sa Davao kay Junsan Sanchez. Ayan. Yung kanyang male, guys. Hindi pa ito na-breed eh, kasi nung sinalang ko to, ayaw eh. After 5 days, wala man lang nabuong, walang itlog. So, pinaghiwalay ko na ulit sila. Ayan. Pero yan, meron tayong bagong isasalang pagka-open na yung ating breeding. Tapos, katabi niyan, ang ating
double tail. Yan, di ko alam kung half moon ba to or double tail half moon, pero yan yung freebies niya. Nung binili ko to, yung dalawang yan na ating dambu ear, binigay niya freebie sa akin ay pair ng double tail. Ayan, ito yung kanyang female, guys. Ayan, okay naman, mukha naman siyang ano, kasi nag-molt siya eh, hindi na natura niya. Kaso nga lang, ewan ko, parang mayayain eh. Tapos ito yung ating mga bagong ano, salta dito ang beta. Ayan, ang ating males. Multi ba tawag dyan? Hindi ko sure eh. Ayan, binili ko to sa isa sa mga breeders sa taga-Imus na beta, ng beta, ano. Sabi, labo, ano. Tapos, ang ginawa niya ay nag-freebie siya nito. Now guys, ito dapat ang una kong bibilhin. Nagkataon lang na nagbago yung itsura ng kanyang buntot. Hindi na siya nag-half moon, no, nung binili ko siya. Pero for some reason, no, siguro after few days sa akin to, siguro dahil sa kaka-flare niya, bumalik yung buntot niya eh. Di lang mo siya nakita rito sa video kasi nga sa medyo may reflection eh. Pero bumanda ang buntot niya, guys, promise. Bumalik. Yung problema lang talaga yung kanyang anal fin eh, no? Walang tuli sa dulo. Pero okay naman yan, guys. Pang ano lang, pang breeding materials lang yan. Ibabangga ko yan sa isa sa mga females ko na AOC. Tapos, katabi niya na yung ating FCCP na male. Ito yung aking napanulunan sa bid, no? Ayan. So, yan yung ating male. So, di ko pa rin nasasalang yan kasi medyo, ayun ko, maliit eh. Mas malaki yung kanyang female eh. Pero, yan, mali mo, di ba, lalaki pa yan at mag-umold pa. Ayan. Tapos, sa taas yung guys, again guys, ginawa ko lang itong mga to para lang sa vlog na to kasi nasa likuran kasi talaga sila dapat ng mga beta na yan. Inangat ko lang para makita sila sa vlog din. So, starter rito, ito nga yung ating female ng ating double tail na beta. Ayan. Katabi niya ay ang ating female din ito. Ito yung binili ko, ka-partner dapat, no, isa sa mga nakasala sa breeding ngayon. Multi tawag din. Ewan ko lang. Sorry, di ko talaga alam. Sorry. Please correct me if I'm wrong. But yan yung bigay sa akin. And then, ito rin yung female na kasama nung bumili ako nito. Saan ba yan? Nung binili ko to, guys, ayan. Meron yung kasamang female. At ito yung female nga niyan. Ayan sa taas. Tapos, ito yung ating female na galing sa Davao din. Ito dapat ang partner na ito eh. Ito. Kaso, di nag-pair. Ewan ko. Di nag-success in breeding kaya pinaghiwalay ko muna. Pero ito yung ating female. And then, yung katabi niyan, guys, ay ating mga napiling i-jar ng pinag-cross ko na red tsaka black dragon na beta. Start here. Ayan yung ating black dragon, no. Ang labo na. Ayan. Okay naman, di ba? Okay naman yung finish niya, no? Sa mga master dyan sa pag-show, no? Comment nyo naman kung okay ba yung form nito. So far, okay naman siya. Based sa akin na nakikita, no? Pero konting groom pa siguro yan. Tapos ito rin yun. Magkakapatid naman yun, guys. Ito naman yung kakaiba kasi nga, di ba, ang nanay black dragon, ang tatay red dragon. Ito walang kulay. Parang lahat all white yung ano, eh. Pati yung color niya, eh. Ewan ko mag-mold pa ba yan. Ito yung guys, parang chops, no? Chops nung ano ng ating beta. Hindi ko alam kung may ganong klaseng, may ganong tawag na. Pero ito yung pinaghalong black sa red dragon. Sa lahat ng batch na yan, ito lang nag-iisang ganito. And yung ganyang kulay ng buntot, guys, may pula, may itim din. Ayun, no? Hindi ko alam kung maganda ba siya sa beta world, no? Kasi pag-gapi yung chops yun, eh. Ayan. Tapos yung ibang kapatid niyan, ganyan. Ito yung ating ibang males natin. Tapos ito yung female ng ating FCCP. Ayan, dapat ipapares ko siyan dito pag okay na to. Pag pwede i-breed to, ayan, ipapares ko yan dyan. Labo, no, sorry ah. Yaon. And then guys, sa taas natin ay yung ating mga tub. Yan yung mga breeding tub natin for beta. So, unang-una sa pinakadulo yung ating live foods, no? To be fair, medyo kailangan nilinisin yung mga yan. Tapos, dito, kakasalan ko lang actually kahapon. And then, kanina kasi nakita ko silang mag-start na ng bubble nest. Kaya, nilagay ko na yung female dyan. So far,
so good. Ayan yung mga betas natin, no? So yung female natin is AOC, samantalang yung male naman natin ay Red Fancy Base daw. Red Base Fancy, maganda, basta yun, hindi ko sure yung name talaga, pero maganda yan guys, na male na yan na kuha ko rin sa bidding. So yan, medyo ang dami ng bubble nest, so huwag natin masyad istobohin. Sabi nga ni Sir Munching sa Munching's Aqua World, diba? Sabi nga niya, wag daw bigyan ng private time yung mga beta natin. And then dito, ito naman yung mail natin na natitira. Actually guys, to the second day na niya, meron na mga fry dyan. Pero konti nyo lang yung kanyang bubble nest, oh, na pop-up kasi, ano kung bakit. Pero may mga fries na dyan. Hindi ko lang kung makita ba natin yung mga fries dyan, pero ayan. Ayan, nakita nyo, nagmalaw na magla, ayan, oh. Yawon. So, success naman din. So, pag freeze yung siguro bukas, makalawa, try ko silang, try ko lang kung yung mail dyan. Ayan. Kumpirin natin. And then dito, ay ang ating black dragon na female. Kinacross ko sa black copper. Ayan ang ating bubble nest. So far, wala pa rin itlog eh. No? I just hope na successful din ito. Ayan natin yung mga isda natin. Wala akong makikita ang isda. Ayan ang ating black copper eh. Saan kaya yung female dyan? Ayun, kita yung sigalang tatago sa down ng talis. Ayun o. Ayan. So, ayan. Tingnan natin. Sana maging successful din yan, guys. Takpan natin yan, guys. Alright, guys. So, ayun. So, yun ulit ang part 2 ng ating backyard updates, no? So, ito yung ating mga beta sa taas na yan. Ayan. So, ang dami ko pang plano, guys, for our beta. Hanggang dito, ayan. Gagawa tayo ng panibago rock dyan in the future. Lumang tricycle. Ayan, guys. So, ulit, meron tayong bagong dating lang. Kakarating ko lang, o kakarating lang, guys, ng ating bagong pinagawa. Itong ating battle cutter ng MP Lights. Ayan. So, ito yung ating 3-inch na diameter, guys, no? So, ayan. Pauna na lang po. Please, PM nyo po ako, guys. Ayoko yung parang nag-how much tayo sa akin po. So, PM nyo lang ako para ma-entertain ko rin kayo if you are interested. And then also, sa mga nakabili na, no, gusto ko lang din kayong i-shoutout. Salamat sa pagtiwala sa ating produkto. And gusto ko lang i-shoutout si Jomari Kilala, kay Sir Christopher Hingada, at saka kay Leonard Harinho Javier. So sila yung unang nag-avail ng ating battle cutter. And so far naman, okay naman daw yung kinalabasan. So ayan, guys, if ever you're interested, please PM me. And then meron na rin tayo dito mga nakata na MP Lights. If ever na interesado din po kayo, ayan, PM nyo rin po ako, guys. Ayan. And then ayan, so bukod sa ating mga isda, ano, meron tayong mga hotdogs dito. Ayan. Ang ating mga hotdogs, ayan, si Mocha, yung red or brown na yan. Tapos yung kanyang kapatid na si Copy. And then si Bubbles na Hyena. Si Buddy na Aspin, saka yung mag-asawang hotdog din dito. There you go, si Buknoy. And si Maya na sa labas, ayan yung kanyang lungga. Maya! Woof! Ayan, guys, ito yung ating mga hotdog. Ayan, so hanggang doon na lang sa ating part 2 ng vlog natin. At maraming salamat ulit sa suporta. Maraming salamat. And see sa ating next vlog. Peace out!